Okay guys, magandang araw ulit sa inyo. May tuturo na naman akong kaunting kaalaman na aking natutunan mula sa balot ng tinapa. Ayan guys, pagpasensyahan nyo na ang aking YouTube studio, likuran ng pintuan. Ayan guys, ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano mag-operate ng generator. Ayan guys, kung paano magpaandar. Kasi naman alam nyo, madalas ngayon ang blackout o na pagkawala ng kuryente. Ayan, mahalaga na kahit paano magkaroon tayo ng kaunting kaalaman sa pagpapandar ng generator. Ayan, let's get it on. Simulan na natin. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa harapan ng generator. Bago ko po ituturo sa inyo kung paano yung pagpapandar ng generator ay ipapakilala ko po muna sa inyo kung ano yung mga nandito sa kanyang dashboard o control panel. Ayan. Bali, ang gamit po namin na generator, ang brand po niya ay Power City. Ayan, pangalan pa lang, power na. Ayan. Bali, dito po may apat na gauges. Ayan, may nakalagay na ampere, oil, temperature, hour. Ayan. Bali, dito po sa ampere, dito mo minomonitor yung amperahe niya kung ilan na yung nagagamit mo para hindi ka sumobra. Ayan. Dito naman po sa oil o langis, bali, dito mo minomonitor yung langis niya, yung oil level. Ayan. Dahil isa po yan sa mahalaga na binabantayan sa isang makina, yung oil level. Dahil once na napabayaan mo yung oil level niya o natuyuan, sigurado yung makina sunog. Ayan. Itong temperature naman, mahalaga rin po yan. Diyan mo minomonitor yung init ng makina dahil once na sumubra ka rin sa nakalagay na maximum na ano, normal na init niya, eh maaaring ma-overheat yung makina. Bali, ang maximum po niya na ano, nasa 95. Pag sumubra ka sa 95, sigurado mag-overheat na yung makina. 95 degrees. Ayan. Sa hour naman, dito mo minomonitor yung kung ilan na yung tinakbo ng generator. Ayan. Para malaman mo kung ilang oras na siyang umaandar. Baka naman sumubra ka na. Ayun. Masisira naman yung generator kung ganun. Ayun. Dito sa taas, may nakalagay na synchronizing lamp. May speed RPM. Kung gusto mo ng high or low, ayan, ilalock mo siya. Merong parallel switch. Kung gusto mo, single. Kung gusto mo, parallel. Ayan. May volt adjust. Kung anong voltage ang gusto mong palabasin mula sa generator, kung gusto mo ng 220 o 440, ayan, i-adjust mo lang siya. Ayan, may panel light on off. Ayan. Ito naman, emergency stop. Ayan. Ayan guys, ang mahalaga rin to pag nagkaroon ng emergency o nagka-trouble yung generator. Ayan ang pipindutin mo. Halimbawa, iba na yung tunog, okay, nabalian ng fan belt. Ayan, basta nagkaroon ng emergency, ito lang yung pipindutin para automatic itigil yung makina. Ayan. Ito naman, parang cambio. Ayan. Circuit breaker switch. Ayan. Yan yung pag umaandar na yung generator, guys. Yan lang ang iangat mo. Ayan. Para yung kuryente mula dito sa generator ay tatakbo na yan sa mga makina. Ayan. Ayan, guys. Ang kaunting kaalaman na nakaano dito sa dashboard ng generator. Ayan, nandito naman po tayo sa may dipstick ng generator kung saan dito yung tinitignan natin yung level ng kanyang langis kung nasa normal ba o hindi bago siya paandarin. Ayan, usan natin. Ayan guys, nasa normal naman siya. Bali, may guhit po dyan, makikita nyo kung nasa normal siya o hindi. Ayan, medyo maitim na. Parang gusto nang magpa-change oil. Balik na natin. Ayan, next. Okay, nandito po tayo ngayon sa radiator part ng generator. Dito po tinitignan yung level ng tubig para bago paandarin, para malaman natin kung safe siya na pandarin o hindi. Ayan guys, bubuksan natin. Ayan, sasawsaw ko yung daliri ko. Ayan, basa siya. Ibig sabihin, okay siya, nasa normal na level. Pero once na kapag sinawsaw ko yung daliri ko, huyo siya. Ibig sabihin, magdagdag ka na ng tubig guys.
para safe. Ayun, balik natin. Okay, next tayo. Ayun, nandito naman po tayo sa kabilang side ng generator kung saan dito natin makikita yung gates ng kanyang diesel o crudo. Dito po siya kine-check kung may laman o wala bago siya i-start. Ayan, nandito rin po yung takit niya. Ayan. Bali, ang generator na ito guys ay kayang mag-contain ng 2 drum. Ayan. Okay. Yung pangunahing kine-check namin bago i-start yung tubig, yung label ng langis, at saka po may laman yung tangke. Pag kumpleto yung tatlo na yun, ayun, pwede na siyang pandarin. Ayan, start na natin. And guys, start na natin. Bali, may switch pa dito. Ayan guys, umiilaw yan sa dashboard nya. Ayan, medyo may ilaw na. Pipindutin po natin yung manual. Ayan, tapos yung start key. Alright guys, after mapindot itong stop button niya, after 2 minutes, mag-a-idle pa po siya ng 180 seconds hanggang totally mamatay po siya. Tapos, pupindutin yung switch niya nito. Ayan, okay na po siya guys. Ayan guys, pagkatapos niyong mapanood kung paano magpaandar o mag-operate ng generator. Ayan, sana natuto kayo sa kaunting kaalaman na aking binabahagi sa inyo. Na aking natutunan mula sa balot ng tinapa. Ayan guys, shoutout naman tayo ngayon. Shoutout kay Rolando Olpindo, Tiris Garcia, Alison Kahalni, Sir Ryan, Sir Lino, kay Jan Canidpal,
Drewill TV, Algin TV at sa lahat ng Mike TV. Ayan guys, sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating YouTube channel, Lakay Turugi TV. Ayan guys, ingatan nawa tayo ng Diyos sa pandemyang lumalaganap sa ating panahon. Ayan, God bless us all. Magandang araw. Bye-bye! Thank you.